Tila nagbago ang ihip ng hangin dahil kung dati trending ang sagutan sa Twitter ng aktor na si Christopher Martin at ang kanyang dating ka-live-in na si AC Banzon, ngayon naman ay hot topic ang mga tweets nito na tila pasaring sa kanyang bagong karelasyon na si Lizelle Lopez. Ganon din si Lizelle na tila may mga makahulugang tweets. Si Lizelle ang tinuturong third party sa hiwalayan nila ni AC Banzon noon, ang kanyang dating ka-live-in at ina ng kanyang anak. 7 taon din ang itinagal ng kanilang relasyon at nagkaroon sila ng isang anak. Himutok ni AC okay pa daw sila ni Christopher Martin bago ito mag-lock and shoot. Pero bigla na lang daw ito nagbago. Hanggang sa magdesisyon daw si Christopher na makipaghiwalay sa kanya. Kaya malakas daw ang kutob nito na may ibang babae si Christopher. Ikinagulat naman ni AC ang sinabi ni Christopher na kaya daw sila naghiwalay ni AC ay dahil sa hindi daw nag-work ang kanilang relasyon. Dahil kung tutuusin ay sobrang okay pa nila bago pa pumunta si Christopher sa lock and shoot. Pagbubunyag pa ni AC dahil sa nangyari ay galit din ang pamilya niya kay Christopher. Nagkaroon pa ng mainit na sagutan sina Christopher at AC tungkol sa naturang issue. Deleted na ang mga naging sagutan nila sa Twitter. Dahil dito, inakusahan ng mga netizens si Christopher ng cheater at two-timer. Pati na ang rumored third party noon na si Lizelle Lopez ay pinaratangang kabit at homewrecker. Abril nitong taon lang nang aminin ni Christopher na totoong marelasyon sila ni Lizelle at handa na nilang ipaglaban ang kanilang pagmamahalan. Sagot naman ni Christopher sa mga nagsabing cheater at two-timer siya, tinapos daw niya ang kailangang tapusin at moving forward na siya. Kaya hiling nito, tigilan na nila ang mga pambabatikos at panghuhusga. Lantaran na din ito nagpo-post ng mga sweet moments na ni Lizelle sa social media. Pero makalipas lang ang 3 buwan ay tila nag-iba ang ihip ng hangin. Sunod-sunod na makahulugang tweets at hugot ang bumungad sa mga netizen mula kay Christopher. Bagay kaya malakas ang spekulasyon ng mga netizens na tila naghiwalay na si Christopher at Lizelle. Makahulugang tweet ni Christopher, hindi na maliligaw. Matulog tayong nakangiti. Gigising tayong thankful bukas, okay? I'm ready to hear the bad side of my story. Sanay na. Perfect timing talaga si Lord. Sobrang consistent. Ayusin sarili ko. Ayusin yung maling nagawa. Maging better. That's the goal. Clean slate. Put your focus on people who appreciates you. Kapit sa sarili. Tapos sa kanila. Ngayon makakahingan ako ng maluwag. Dance, dance lang. Salamat paring Rob sa pagsabi ng totoo. Nakita ko agad yung nawawala sa akin. Nahanap ko agad sarili ko. Salamat. Takot sa sariling multo. Ay, ako rin pala. My heart is happy. Kakatuwa mga friends ko. Ang sarap makita na ang saya-saya mo. Ba't ka blooming? Tuloy mo yan, mas bagay sa'yo. Utang ko to sa inyo kasi nandyan kayo nung bagsak ako. Samantalang may tila pasaring naman ang kaibigan ni Lizelle na si Rina. Tweet nito, at first, a girl will treat you how she wanted to be treated, and then she'll treat you how you treat her. Makalugang post naman ni Lizelle, yeah, you know me. Deserve mong maging Rapunzel sa haba ng hair. Never settle for less. Karma is my middle name. Be careful with me. Manipulative sad boy is real guy, so be careful out there. Kung may marinig amang chismis tungkol sa akin, di ka dito. Chismisan tayo. Sa tunay na tahanan ka lang tatahan. I am home. You and me against the world type of love. Char lang, di nakaka-fresh yan. Smile lang, spread peace. I am a good woman. I see the good in everything. I am me. Nobody could change that. No to self. Pero komento ng isang netizen, I am a good woman, sabi ng babaeng pumatol sa lalaking may kinakasama at anak na. Karma nyo pareho yan, nag-lock in taping lang, naging sila na. I'm happy sa ex-girlfriend ni Christopher, ginaganti siya ng tadhana. Komento pa ng ibang netizen, sobrang bilis nga naman ang karma. Wala daw talagang relasyon ang nagtatagal kung may sinaktan at tinapakan kang tao. At base sa mga komento ay tila marami ang nagbunyi sa kinahihinatnan ng relasyon nila.
Kayo mga kabuzzers, anong masasabi nyo dito? Please leave your comments and don't forget to subscribe. Thank you for watching!